Okay, so next ko naman explain yung cable specification, kung kailan siya ginagamit. Siyempre, mayroon mga specific model na kailangan mag-assign ng cable. For example, ang best example dito, yung mga guide tower. Kung nag-design kayo ng tower, yung mga guy wires, yung mga parang tendons, ina-assign natin yun as cable. Ayan. Actually, si Smart at si Globe, STAAD yung gamit nila sa design ng mga guide towers. So, meron silang cable analysis na additional dun sa STAAD nila. Okay, so syempre kung cable yan, ang gagawin ni STAAD.Pro na analysis, parang catenary. Ganun yung analysis niya. Kasi cable. Okay, so yun po yun. Then, meron tayong truss specification. Wala siyang ibang parameter. I-add niya lang yan, tapos i-assign. Okay, so ano mangyayari pag in-assign natin as truss? Actually, pag in-assign nyo sa as truss, for example, itong king post, ginawa ko siyang truss, automatic magiging pinned both ends na yan. Automatic magiging axial na yan. Actually, pwede nga po ito yung in-assign nyo kanina dun sa lahat ng web members sa truss natin. Kasi ganun yung ginawa nyo eh, di ba? Ginawa nyo axial, pinin both ends. Pero mas tinuro ko sa inyo yung release. Mas general kasi yung release. Kasi para ma-apply nyo po yung dalawang rule. Kasi pag ito yung in-assign nyo, itong truss, hindi nyo po natatanggal yung pin dun sa end. Babalik ka pa rin dun sa release. Okay, so mas importante, alam nyo yung release. Ay, re-release pa rin kahit naka-truss. Yes, sir. Re-release pa rin. Kapag may katapat na support. Tsaka sa top cord. Yan, kasi po, space yung structure type. Hindi siya truss. Okay, then next specification, meron tayong compression and tension only members. Commonly ginagamit ito sa mga bracings. Okay, wala nang ibang parameter, i-add nyo lang yan. Okay, for example, in-assign natin na compression only yung isang member dito. Syempre po, kung nag-run ka ng analysis tapos tension yung nakuha mo doon, hindi compression, mali yung analysis mo. Okay? Ang mangyayari po dyan kay STAAD.Pro, kailangan niya ng iteration. Kailangan niya po P-delta analysis yung gagamitin. Pag gumamit kayo nitong dalawa, compression at tension only. So meaning, hanggat hindi siya nagiging compression, mag-run siya na mag-run ng analysis hanggang maging compression siya. Ayan. So multiple analysis yung ginagawa doon. Okay? Then, next, inactive. Yung inactive naman po, ginagamit yan for investigation. Yan. For example, itong school building na to, nakatayo na siya sa actual. Tapos lumindol, 8.2 magnitude. Tapos nag-investigate kayo, may fully damaged na. Let's say, fully damaged na tong column na to. Gawin nyo, balikan nyo yung model nyo, i-assign nyo na as inactive yung fully damaged na member. Tapos saka nyo i-analyze. Tapos i-check nyo kung papasa pa yung ibang members, kung inactive na yung isa. Tsaka kayo mag-decide kung ready pa rin for occupancy yung building. So for inspection, ginagamit si inactive. Huwag nyo pong i-delete. Okay? Kasi may iba po yung may iba yung checking niya sa drift pag nakatanggal yun. Okay? So i-assign niya lang as inactive. Nakamodel siya pero hindi siya gagana. Okay? Buo pa rin yung structure. Re-repair na siya nun, sir. Pwede niya yung palitan ng Papalitan niya, sir, ng properties ID ba? Parang papalit dun sa column na nasira. Para magre-retrofit ka na. So, pwedeng ganun. Kung magre-retrofit ka, syempre po, hindi na same lang capacity yan nito. Nung actual, mas mababa ng konti. So siguro, initially, gawin mo muna ang inactive. Inactive ka muna. So, kung kakayanin pa ng iba, so kahit hayaan mo na damage yun. Ayan yan. Okay, so next specification is yung fireproofing for steel. Dalawa yung type ng fireproofing. Syempre, meron kayong contour, tsaka block. Yung block, yung para ito lang, block. Tapos yung contour naman, yung ginagrout nyo lang para mabalutan lang siya ng concrete. Okay, so yung function po ng fireproofing na specification, hindi niya po dadagdagan yung moment of inertia kahit meron ka ng concrete sa labas. Okay, kasi ang function lang po ng concrete na yon para pumasa sa fire rating na 2 hours. Pero yung dead load yan? Yung dead load na dadagdagan yan. Additional self-weight po ito, yung fireproofing. Okay, which is optional lang. Kasi kung alam mo naman yung weight na idadagdag mo, pwede mong i-load na lang yung additional dead load. Yung kanyang palang one, sir, composite, pwede yung sa kanina, yung cost section of, wizard. Pwede yung cost of yun. Magkaibang... Yes, sir. Yes, sir. Pwede po. Hindi siya magkaibang material. Alam mo, sir, yung ratio ng E. Ah, okay. E ng steel, E ng concrete. So, yun yung i-assign mo, yung na-compute mo. So for example, either kung ano man yung gusto mo, i-multiply mo lang yung thickness para maging equivalent. Para same lang material. Okay, ganun din yung process kapag meron kang tubular na steel, tapos bubusa mo ng concrete sa loob, ganun din, section wizard ka. Okay? And then, syempre po yung last one, imperfection, familiar kayo dito, dalawa yan.
camber for horizontal, drift naman for vertical. Ginagamit niyo yung camber, for example, meron kayo dito, meron kayong member dito na naka-pre-stress. For example, yung beam na yun, pre-stress. Siyempre po, imamodel nyo kay STAAD.Pro yan, straight lang. Hindi nyo po imamodel na naka-camber. Straight lang. Ang ginagawa dyan, ina-assign nyo po yung camber doon. Para pag nag-check siya ng deflection, ima-minus niya yung initial na naka-assign na camber. Okay? So, yun yung camber. Then, yung drift naman, for vertical naman po ito, pang-column. For example, itong face ng building na yan, nire-retain niya soil. May soil dun sa side na yun. So, siyempre po, initially, kapag minodel mo kay STAAD.Pro yan, straight lang. Pero sa actual, kapag tinayo yun, ini-incline mo na yun. Nagalagay ka ng initial drift. Para pag nag-apply na yung active soil pressure, mag-i-straighten lang yun. Okay? So, dito kay STAAD.Pro, straight yung model mo, mag-assign kayo ng drift. Para pag nag-check siya ng drift, i-add or i-minus lang niya yung value. And then take note, yung value po dito, wala siyang unit. Okay? Walang unit yan. Denominator yan. For example, story height divided by 300. Ayun po yung drift. Same dun sa camber. Yung value dun is denominator. So, span length divided by 300. Parang sa deflection, di ba? L over 360, L over 240. Yun yung value na yun. Wala siyang unit. Denominator yan. Okay, so yun po yung mga specifications na pwede nyo i-assign. Again, huwag nyo pong skip yung specifications. Importante yan. Okay? Okay, so tapos na kayo sa beam specification. Hanggang doon na lang yun. Pero di ba po, nag-model kayo ng building. Supposedly, meron niyang slab. Pero hindi natin minodel. Kasi nga, pag minodel mo, gagawin mong plates yan. Magme-mesh ka, lalagpas ka sa 20,000 count. Matatagal lang ka ng analysis. So, hindi naman ganun kahalaga yung slab para mag-assign ka ng ganun time. Okay, so since hindi mo po minodel po yung slab, ang gagawin ni STAAD.Pro, i-assume niya po na openings lahat yan. Lahat ng bay. Then, pag opening yan, mas malaki po yung galaw ng structure. Kasi wala siyang diaphragm action. Familiar po kayo sa portal method? Familiar po kayo dun sa concept lang ng portal method? Diba sabi po ni ano sa portal method, for example, meron kang portal, ito yung portal natin. Yan. Kung meron ka daw lateral load dito, kung ano man po yung delta dito, same dito. Diba po, laging ganun, same delta 1, delta 2. So pareho, pareho. Actually, mangyayari lang yun kung merong slab dun sa level na yun. For example, may slab dito, may slab dito. Okay, kasi malaki yung stiffness ng slab, hindi siya makakompress. Eh kung wala kang slab, dito kay tulad kay dito kay STAAD.Pro, pag nag-check ka ngayon ng drift dito, tsaka dito, magkaiba sila. Mas malaki dun sa kabilang side, tas dito maliit. Bakit? Kasi po, yung beam nyo, beam lang yun, walang kataming slab, magsishorten yun. Pag mayroon kang force. Okay, magde-deflect pa yun actually. So, mas maliit na yung drift dun sa dulo. So, hindi applicable yung natin, portal method. So, para ma-apply natin, kailangan may slab. Okay, so since walang slab to, hindi applicable yung portal method. Okay, so ang gagawin natin dyan, di ba hindi po nakamodel yung slab, ilo-load lang natin yung slab. Pero ang kailangan nyo talaga makuha, yung behavior ng diaphragm, ng slab. Okay, so dun yung gagamitin yung node specification. Okay, paki-on yung node specification. Dalawa yan. Meron kayong master slave, meron din kayong floor diaphragm. Okay, so before po, nung gumagamit kayo ng VATI, lalo na kung ginagamit nyo, select series 5, pababa na version, wala pa pong floor diaphragm. Master slave lang po yung available. Okay? Pero actually, pwede nyo pa rin naman gamitin yung master slave kung doon kayo sanay. Okay, so yung gamit po ng master slave, syempre, meron kayong master node, meron kayong slave na node. Kung saan gagalaw yung master, doon din gagalaw yung slave. So, sabay sila. Okay, so kumbaga, kung meron kayong portal, ito yung gagawin kong master, tapos gagawin ko slave tong dalawa, susunod lang tong dalawa kung saan gumalaw yon. So parang may diaphragm action pa rin kayo. Parang portal method. Ganun yung ginagawa ng iba. Kaya lang po, meron silang ginagawa doon na may common misconception sa pagpili ng master node. Okay? Sabi nila, dapat yung pipiliin mo doon na master node, nandun sa gitna. Eh paano kung walang gitna? Apat na yung column. Walang gitna. Paano kung may butas yun? Ayun, so hindi applicable yung ano, yung master slave mo doon. Actually, ang mali nila doon, hindi po kasi sa center nilalagay yung master node. By the way, yung building natin, yung diaphragm, meron yang dalawang center. Center of mass at center of rigidity. Kino-compute po ni STAAD.Pro pareho 'yon. Hindi po tayo nag-compute noon. Ang sabi ng iba, dapat daw yung center of rigidity, doon daw nakalagay yung master node. Actually, mali po.
Kasi yung master node dapat nandun siya sa gitna nung kung saan yung gumagalaw. So sa center of mass, kasi yung mass po yung gumagalaw pag lumindol. Sa center of mass dapat nakalocate yung master node. Okay? So ang maganda dito sa bagong version sa Select Series 6 sa V8i, tsaka dito, may dinagdag siya na bagong function na floor diaphragm. Actually po yung floor diaphragm, master slave din yon, pero specific lang siya sa floor. Okay, makikita niyo po sa floor diaphragm, meron dun sa baba, calculate yung master node. So meaning, hindi na kayo mamimili ng master node. Si STAAD.Pro na lang. Kukumpitin niya po yung center of mass. Tapos dun niya po ilalagay yung master node. Pero actually, hindi pa siya makakapag-compute ng center of mass. Kasi wala pa kayong loading. So meaning, wag nyo muna kayong mag-assign ito. Ito po yung isa sa mga dapat alam niyo yung sequence kung kailan ina-add. Kailangan mag-load muna kayo, tapos babalikan natin to. Pag may load na, tsaka natin i-add yung floor diaphragm. Okay? Pag inuna nyo to, magkaka-error. Ayun, so mahirap pa kayo i-correct. Okay? So, yun po yung master, slave, or floor diaphragm. Okay? Isa pa po sa kailangan nyo take note before kayo mag-assign ng floor diaphragm, story height lang yung tinatanong niya dyan. Yung story height na yun, kailangan po nag-move origin kayo dito. Kaya po tinuro ko sa inyo yung last step sa modeling. Move origin dun sa baba. Tapos, kung ano man po yung Y coordinate ng level ng slab, yun yung height. Nandun. Top of slab o center? Top of slab po. Okay, so yun po. Yun yung master and floor diaphragm. Okay, then meron pa dito yung plate specification. So yung plate specification, very rare lang naman yung case na gagamit kayo niyan. Usually naman kasi yung mga shear wall nyo, isa lang. Wala naman nagka-corner. Okay, kung meron man kayo elevator shaft, buhos naman yun, hindi naman siya precast. So hindi ka gagamit nito. Okay, so in case na kailangan nyo gumamit, pwede din pong mag-release dun sa plate. Okay, so parang magiging hinge, parang magiging door. Instead na naka-fix, magiging parang hinge. Okay, meron din kayo dyan, ignore stiffness in case na nag-check kayo sa site, fully damaged yung shear wall. So, pwede mong i-assign yan sa plate. So, hindi niya na i-ignore na niya yung plate kahit naka-model. Yun naman yung ignore stiffness. Tapos, meron din po ditong rigid in-plane rotation. Ito naman yung opposite ng mesh. Di ba po? Kaya tayo nag-mesh para maging flexible. Pag in-assign mo naman itong rigid in-plane rotation dun sa naka-mesh, babalik sa whole behavior niya na parang rigid plate. Yun yun. Tapos, itong dalawa, itong plane stress tsaka po ignore in-plane rotation, ito naman po yung ginagamit nyo. Ito yung dalawa, meron kayong membrane tapos meron pa kayong shell. Yung dalawa. Okay, pag inassign niyo po itong in-plane ignore in-plane rotation dun sa plate, ibig sabihin hindi siya magre-resist ng in-plane loading. So, para siyang retaining wall. Ang nire-resist ng retaining wall out of plane. Okay? Ganun yung behavior. Kapag inassign niyo naman yung itong plane stress, para naman siyang shear wall. In-plane lang yung nire-resist, pero pag perpendicular na, hindi niya na i-resist. Okay, so ayun yun. So hindi naman natin kailangan gawin yan dahil kapag may plate kayo, isa lang naman. Tapos as is na, yun na mismo yung behavior, automatic yun. Okay, so yun yung specification. So huwag nyo na lang siyang i-skip.